And let's start with the video. And 3, 2, 1. Good morning, guys! Diyan lang po kayo, guys. Kakain lang po ako ng breakfast. Then, pagkatapos po ay liligo na po ako. Liligo na ako, guys! Bye! So, ayun, guys. Wala pa si Papa. Hinihintay ko magsisimpi ako ng lambat. Ang pagsisimpi ng lambat ay yung pag-aayos. Pag naayos na, pwede na ulit ikalat. Bale, pagdadagat ay ginawa ko na rin panghanap buhay ngayong quarantine. Hi guys! So ngayon, ayun, magsisibak ako ng kahoy upang may ipangluluto kami mamayang tanghalian. Ayun, go! At ngayon guys, ayan, maglalaban naman ako pagkatapos magsibak ng kahoy. And ngayon guys, ang gagawin ko naman is magpapainting ako or magdodrawing kasi nitong buong quarantine, ito lang yung ginawa ko. Tapos ito na din yung pinaghanap buhay ko, yung parang pinagkakitaan ko na rin kasi wala tayong baon. Kaya kailangan natin magkaroon ng pera, diba? And magagawa natin. Bali, ano lang to, random painting and mag-start mula na tayo. Let's go. Okay, hey guys! Nandito ako ngayon sa bahay namin. Nagagaling ko lang sa work. Nag-disinfect na ako ng alcohol para safe. And then, mamaya, mag-wawash ako ng katawan ko para safe din sila. Tapos, kakain ako and tutulog na.
Thank you. So, hey guys, nandito ako ngayon sa kwarto ko. Tutulog na ako, nakakain na ako, nakapag-disinfect na ako ng katawan ko para sure yung pamilya ko na safe sila. So, ayun, yun, tutulog na ako ngayon, may duty pa ako bukas. So, good night. Sino nga bang mag-expect na mangyayari yung pandemyang to? Siyempre, di ba, wala naman. Katulad namin magbabarkada sa kablagkada, sanay kaming yung normal, yung sanay kaming uuwi kami ng alas 11 ng gabi. And suddenly, gawa nung pandemya, bigla na lang nagbago yung lahat. Paano ba namin mag-grow yung aming sarili bilang individual? Kasi nandito lang tayo sa isang lugar, nandito lang kami sa isang lugar. Iisip ka maraan, katulad na lang nung yung pagiging productive, yung kailangan mong maging busy sa araw-araw, yung kailangan mong tumulong sa mga magulang mo sa gawain bahay. Yunan, unang-una yun. Siyempre, pagagising na pagagising mo sa umaga. Tapos, yung iba sa amin, nagti-TikTok, yan. Nagpapakasit, nililibang yung sarili. Katulad ko, ginagawa ko, nagdo-drawing ako, na halos yun na din yung aking pinagkakakitaan. And yung meron din kaming kasama dito, yung tawag doon, nandaragat na din siya. Dati nung normal, papasok lang sa school, yan, bibigyan ng baon, di ba? Pero ngayon, siya na mismo yung pumunta sa laot, mandaragat, manghuli ng kasal, yan. Siya din mag-aayos. Tapos may isa sa amin, siya talaga yung may trabaho na talaga sa amin sa isang fast food chain. Siya yung halos tumutulong na din sa kanyang magulang para magdustos sa kanilang gastusin. Yun. Ganun, parang yung iba sa amin, yung hindi namin ginagawa nung normal pa, nagawa namin ngayong quarantine. Naging mas productive kami, mas napalago pa namin yung aming mga kaalaman, mas nakilala pa namin yung aming mga sarili, yung aming bawat isa, mas napatatag pa yung aming samahan. Bilang isang kabataan, ang tanging paraan lang na ating magagawa ay sumunod sa batas o patakaran sa ating bayan o barangay. Katulad na lang ng tamang pagsusuot ng face mask at face shield sa tuwing tayo ay lalabas ng ating tahanan. Umiwas sa mga maraming tao. Social distancing ang kinakailangan, tamang kaway na lang sa iyong mga kaibigan. At wag na wag mong kalilimutan ang paghugas ng kamay pagkadating sa ating tahanan. Tumupad sa oras ng curfew. Bilang mga kabataan, ito ang paraan na maiambag natin dahil sa sitwasyon na ito. Ikaw na isang kabataan. Sa mga alituntunin na ipinapatupad sa iyong barangay. Para sa kaligtasan mo. At sa kaligtasan ng iyong pamilya. Don't forget to like and share this video at mag-subscribe ka na. Kita-kits sa next vlog. Bye! Thanks for watching!